partners, magandang araw at welcome back po dito sa ating channel. Ngayon ang ating aayusin itong Kiowa Turbo Broiler. So, bago tayo magsimula sa pag-aayos nito, kung ikaw ay hindi pa naging subscriber dito sa aking channel, so pakiclick ng subscribe button at yung notification bell dyan sa baba at isilik sa all para ma-notify kayo libre may bago tayong may upload na video repeat tutorial. So ngayon magsisimula na tayo. Kiowa Turbo Broiler natin, model number KW 3907. So yung serial number 610190. So yung complaint po ni customer nito, hindi na balanse yung pagluto at matagal din siya makaluto. So ngayon check natin kung ano yung problema, kung bakit imbalance na yung pagluto niya. Testing muna natin. Lagyan natin ng AC cord. Nandito yung input. Yan. So pag-check natin, dahil hindi natin makita kung iinit na yung heater coil niya, gagamit tayo itong digital tester para makita nyo. So measure natin yung temperature niya. So ilik natin yung ating digital tester sa temperature. Yan. Dito. Sa degree Celsius sa Fahrenheit. Yan. Dito yung sa power indicator niya. Saka heating niya. So, itong control dito, ito po yung sa timer. So, 1 hour. At itong sa kabila naman, isa temperature setting niya. Tapos may switch siya dito sa may bandang likod. Yan. Yung micro switch. So, on natin. Yan. Kita natin, di ba? So, yun. Ito po yung light indicator sa ating temperature. So, yung green. So, measure natin yung init niya. So, yung ating digital tester ay naka 32 degrees Celsius. So, tapat natin sa kanyang heater kung mag-iiba ba yung temperature niya. So, para malaman nyo kung umiinit pa talaga itong heater natin. Yan. Tumataas yung degree Celsius ng ating digital. So, binabasa na niya yung init. So, 190. So, nakikita natin, hindi gumagana yung kanyang turbo fan. Yan. So, yung turbo fan, naka stable siya, walang kibo. So yun po yung titingnan natin yung problema niya. So buksan ko muna. So detach natin, pause ko lang muna ng video natin. Ito na, natanggal na natin fan motor, pa-circulate ng hangin, no, para mas mapadali niya yung pagluto ng ating lulutuin sa ating turbo broiler. Check natin. Insert natin sa AC cord. And insert lang natin dyan. Tapos plug natin. Lagyan natin ng blade. So hindi umiikot. Wala talaga siya. So, pangalawa, gagamit tayo ng analog tester. Resistance natin tong motor wire winding niya. Ito yung dalawang wire niya. So, ilik natin yung ating tester. So, times 10 lang natin. Yan. Tapat natin yung test probe natin. So, wala. Talagang open siya. Open po talaga yung motor wire winding ng ating turbo fan. Yung loop ng kanyang wire winding. So, bubuksan natin ito. Baka nag-cut off na yung protect nito. So, open natin. Yan. So makikita natin ito yung thermal
fuse niya. So para sa protect niya kung mag-overheat na yung motor niya. So may protect siya dito. So check muna natin itong thermal fuse. Continuity natin itong paa niya. Ayan, ito. Ayan. Tapos tapat natin. So open talaga. Open na yung thermal fuse niya. So tingnan natin yung value. 2 ampere, 130 degrees Celsius, tsaka 250 volt. So, hanap muna tayo ng pamalit. So, may pamalit na tayo. Pareho lang din yung value. So, 2 ampere, 130 degrees Celsius, at tsaka 250 volt. So, madali lang to palitan. So, cut natin tong original na thermal fuse. Kabit natin tong thermal fuse natin. Tapos resistance natin. Yan, kabit na natin. Resistance natin ulit yung linya niya. So yan. Pumipitik na yung ating pointer. So, ibig sabihin, buo na yung wire winding ng ating turbofan motor. So, balik na natin. Ito na po. Ibalik na natin yung cover. Linisan na natin yung shafting para mas malambot siya iikot. Yan. So, malambot po talaga yung rotor niya. Okay, kabit natin ulit. Pagkatapos natin may balik yung lahat ng screw, na-fix yung connection ng wire, ito yung fan blade, no? Sa kanyang turbo fan, no? So, kapit natin. So, disprove muna natin sa ating multitester. Yung ating multitester, set natin ilik sa kanyang response position sa times 1 para pang resistance po.
para malaman natin kung buo na yung buong connection niya sa coil at saka yung sa switch. So baliktarin natin muna. Tester, yung dalawang test probe tapat natin sa AC cord, carburetor, on natin yung timer. Yan. Tapos may switch siya sa may likod, may micro switch siya dito. So on natin tong micro switch, tapos dito natin tingnan. Yan. So kumipitik yung ating multitester, yung pointer niya. So may reading na siya. So ibig sabihin, buo na yung ating bawat pisa niya sa loob. Okay? So plug natin para makita natin itong turbo fan niya. Tingnan natin kung iikot na ba. Yan. So umiikot na siya. At may ilaw na. Yan. Yun na yung blower niya. Let's check natin yung temperature. Ayan. So na okay na yung ating turbo boiler. So may balance na niya yung tamang pag circulate ng init, no? So siya po yung magpa circulate ng init at magpapadali sa pagluto. Yan po. Siya. Malakas na yung ikot na kanyang turbo fan. Yan. Yan sa loob. So ayos na tong ating Kiwa turbo boiler model KW3907. So yung serial number 160190. So yun po yung serial number niya. So dito nagtatapos yung ating video repair tutorial. So sa ating mga ka-partners na baguhan dito sa ating channel o napadaan lang dito sa ating channel, so huwag kalimutan po i-click to subscribe yung ating YouTube channel at pindutin yung bell button dyan sa baba. I-select nyo sa all para ma-notify kayo every may bago tayong may upload na video repair tutorial. So muli, maraming salamat po mga ka-partners. God bless po.